up mga katahong? Louis Cito TV right here. And today, pag-uusapan natin yung mga scars, mga balat, mga peklat. Alam ko lahat tayo meron yan. Ang sabi nila, every picture tells a story. Ang sabi ko naman, every scars tells a story. Let's go! Tara na! Mga katahong, merong iba't ibang klase ng mga scars. Merong physical scars na nakikita nyo, yung balat sa ulo, yung balat sa tuhod. Yan ang kalimitang magkaroon ng mga peklat. Kasi nung bata tayo, lagi tayo nadadapa. Kaya kalimitan, makikita nyo sa tuhod may mga balat kayo. Yung sa ulo naman, lagi tayo nauumpog. Meron nga pala akong share na story sa inyo, yung scars ko, physical scars. Kasi merong iba-iba talaga, merong emotional scars. Yan naman yung mga nasaktan, yung mga namatayan. Mahirap yan eh, hindi basta-basta nakawala yan. Meron namang psychological or mental scars, yun yung mga na-trauma. May mga hindi magandang nangyari sa buhay nila na it takes time bago mawala sa isip nila. Pero mag-focus muna tayo sa physical scars kasi yan ang nakikita ng mga tao eh. Yung iba tinatago talaga yan. Iba yung sa ulo, nagpapahaba ng buhok para hindi makita yung mga peklat, yung mga balat. Yung iba, nilalagyan daw ng sebo de macho para hindi magkabalat, magkapeklat. Share ko ngayon sa ngayon yung story ko na meron akong balat dito sa ulo at sa kamay. Ang nangyari ito na 911 pa ako rito. Tumawag sila ng ambulansya, paramedics. So ang nangyari nito, nagtatrabaho ako sa isang factory, kamalas-malasan ha. Sabi ng supervisor ko, bigyan mo si ganyang gano'n ng break. So nag-minirake ko lang siya. Itong makina na to, ang ginagawa niya, malaking machine eh, nagpipick up siya ng mga parts, tapos yung parts kukuhain namin, gugupitin namin. Eh, masyadong mataas ang demands nitong parts na to, kaya kung yung machine, pag tumakbo, 24 hours, walang patayan. Talagang ang production, ang lupet. Siguro isang buwan na walang patayan yung makina, ang ganun lang ng ganun. Everyday, 24/7, ako naman gupit ng gupit. Eh, nagkataon namang binigyan ko lang siya ng break. 15 minutes yung break niya. So, nung nandoon na ngayon ako, gupit na ako ng gupit, yung makina nag-collapse sa akin. Kasi nga, over a period of time, napagod na siya. Siyempre, makina rin yan. Bibigay din yan. Tao nga, bibigay makina pa kaya. Sa akin ngayon, bumagsak sa ulo ko yung ano, yung machine, yung arm ng robot. Robot yun eh, yung mga ganun. Bumagsak sa ulo ko, bumagsak ako sa lapag. Tapos ewan ko, sinangga ko yata kaya nabiyak yung kamay ko rito. Tapos ngayon, ang dami kong dugo. Ngayon, babagsak pa yung sa akin yung makina. Mabuti hinila ko ng coworker ko. Mga katahong, tumawag sila ng 911. Tapos ngayon, inassess ako ng paramedics. Siyempre, pag mga head trauma yung sa ulo, ang unang tanong niya ko ano yung date na ngayon, alam mo kung nasaan ka. Para malaman nila na hindi ka mentally altered, hindi na alam mo pa kung nasaan ka. Kasi kalimitan dyan eh, hindi na alam kung nasaan eh. Sobrang lakas ng tama. Kung nag-blackout ka ba, nag-pass out ka ba. Pero mga katahong, hindi ako nag-pass out. Marami lang dugo, sobrang dami. Ewan ko kung baka ako, nung nasa loob na ako ng ambulansya, ang iniisip ko, baka ikamatay ko, blood loss, maubusan ako ng dugo. Sobrang dami talaga yung sa ulo na lumalabas na dugo. Tsaka sa kamay ko, nag-ano na siya. Kung tawagin nila yung tremors eh, hindi mo na makontrol yung pag-shake ng kamay mo. Kahit controlling kong itigil, ayaw. So yun ang story ko ngayon, mga katahong, sa scars ko sa ulo. Hindi ko siya makakalimutan kasi nung nasa ambulansya ako, sabi ko, eto na ba to? Siguro tapos na ako. Naisip ko yung nanay ko, sino mag-aalaga sa kanila pag wala na ako. Manatakot ako niyo, akala ko yun na yun. Kaya pag nakikita ko yung scars ko rito, tsaka yung sa ulo, yun yung naaalala ko yung nangyari sa akin. Siguro nung ano pa ako yun eh, 21 years old. Kayo po ba mga katahong, ano bang kwento ng mga scars nyo? Yung physical scars ha. Kung meron kayong gustong share, comment nyo lang yung
kung saan yung mga peklat nyo, kung ano nangyari doon, lahat yan may story eh. Maliit man o malaki ang scars nyo, may story na nasa likod niya kung bakit nangyari yan. Sa tuhod, sa likod, sa braso, kalimitan, wak-wak yung ganito, kalimitan sa noo, diyan marami yan. Okay mga kataong, salamat pala sa suporta. Na-overwhelm ako sa mga comment nyo talaga. Iba yung pakiramdam na biglang ganito yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo mangyari. Dati, pag nag-upload ako sa YouTube or sa Facebook, wala nanonood. Pero sa ibang video na to, yung muntik na talaga ako mag-give up. Ganyan na lang. Pero pinupukpuk ko pa rin. Kasi gusto ko ring mag-reach out sa mga tao, maging public figure, maging inspirasyon, makatulong. Ayun mga kataong, peace out! Stuffy describe and share, like and share when we see to TV. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.